Welcome to Module 6, the discussion video on Module 6, which is the estimation of doubtful accounts. So before, diniscuss natin yung accounts receivable. So now, andito na tayo sa pag-estimate ng mga doubtful accounts related to receivables. So at the end of the module, we will be able to identify the methods of estimating doubtful accounts. So tatlo yun, yung aging of receivables, percentage of accounts receivable, and the percentage of sales method. Next is to determine the doubtful accounts expense and the allowance for doubtful accounts under the three methods. So let's proceed now with the estimation of doubtful accounts. So merong tatlong methods. Yung aging of AR, percentage of AR, percent of AR, or percent of sales. So itong aging of AR tsaka percentage of accounts receivable, sinasabi na ito ay statement of financial position approach dahil parehas sila na nagko-consider ng estimated net realizable value ng accounts receivable in the statement of financial position. However, itong percent of sales naman, dahil ginagamit niya yung sales, we know that sales is a component of the income statement, tinatawag na income statement approach itong percentage of sales. So, let's proceed with the aging of accounts receivable. Actually, this module is, kung babasahin mo lang siya, maiintindihan mo naman siya. Very user-friendly yung discussion related to the estimation of doubtful accounts. So, let us take a look. Okay, yan yung diniscuss natin kanina. So, they are the same. So, the aging of accounts receivable, ang sinasabi lang dito is, you classify accounts receivable into not due or past due. Each classification is multiplied by the rate or percent of loss that the entity has experienced for every category. So, merong experience rate na tinatawag dito pag i-multiply mo yung rate na yon doon sa accounts receivable in question. The resulting amount represents the required allowance for doubtful accounts at the end of the period. In order to determine whether the accounts are past due, the credit term is considered. So, di ba, before we learned itong mga terms. Halimbawa, itong 2, 10, and 30. When we say 2, 10, ibig sabihin, within 10 days, kung ikaw ay magbabayad, meron kang discount na 2%. Yung N30 naman, ibig sabihin yan, dapat bayaran mo yung utang mo within the credit term ay within 30 days. So, kung lalagpas dyan, yun na yung tinatawag na past due. Halimbawa, sabi dito, 40 days, nagbayad ka daw 40 days, ibig sabihin, ikaw ay 10 days ng past due magmula noong ika-30 na araw, on the 30th day. So, let us illustrate kung paano ginagawa itong aging of accounts receivable. So, for example, sa statement of financial position mo, ang iyong accounts receivable ay 2,295,000. So, ano lang ang gagawin mo dyan? Ika-classify mo lang siya, isa-segregate mo lang siya on the period, kung gano'n nakatagal. Kumbaga, kaya siya aging, gano'n na siya katanda yung receivable na yon. So, you classify it based on this. Una, not due. Ibig sabihin ng not due, lahat ng hindi pa beyond the maturity date. So, 600,000 daw. Out of the 2,295,000, 600,000 ang hindi pa past due. So, the rest, so kung titingnan mo, more than half of the total accounts receivable ay past due na. Then, yung past due, hindi lang siya basta past due. You classify it according to the date dahil maganda na makita mo kung gaano katagal ang tinatagal nitong mga accounts receivable from the date na yan ay naging past due up to the date na yan ay na-collect. Halimbawa, ito 1 to 30 days na siyang past due, 500,000 yun. 31 to 60 days past due, 400, 61 to 90, 350, 91 to 180, 240, 181 to 365, 160. Tapos itong mga sobra ng isang taon na hindi pa nababayaran ay 45,000. So, ika-classify mo lang muna itong mga accounts receivable mo na nandito between dun sa mga dates niya. Ngayon, ano itong tinatawag na experience rate? Itong experience rate na to, it is determined by the management. So, normally yan ay pinag-aaralan across the operations of the business. Normally, sa
kung gaano katagal yung business na nakapag-device na siya ng tool on how to implement yung paglalagay ng experience rate on setting up the allowance for doubtful accounts. So anong sinasabi lang dito? Ang ibig lang sabihin nitong experience rate na to, it is the rate wherein you estimate na maaaring hindi na ito mabayaran. So ang sinasabi dito, for example, doon sa 600,000 kapag yung mga hindi pa daw due na mga accounts receivable, they are merong based on experience 2% ng mga hindi pa nag-due na accounts receivable ay hindi nababayaran. So, habang tumatagal, kung mapapansin mo, yung 1 to 30 days naging 4, 31 to 60 naging 12, 61 to 90, 20, tapos up to yung more than 1 year nagiging 25%. So, habang tumatagal yung age ng receivable, kung mapapansin mo ay inverse ang relationship nila. Direct ang relationship nila kasi mas humahaba yung age ng receivable, mas tumatanda yung receivable ay mas lumalaki yung experience rate. Ibig sabihin, mas habang tumatagal, 'di ba? Ganoon naman kapag matagal na yung utang, mas malaki ang possibility na hindi mo na yun makolekta. Kaya nga ang maganda dyan, on the early days of the accounts receivable, i-collect na ng i-collect, gawa na ng, kumbaga, actionan na on the early days pa lang. Kasi habang tumatagal yan, there is a possibility na hindi yan makolekta. Kaya kung mapapansin mo, 25% ng 45,000 ay estimated na hindi na makokolekta. So, anong sinasabi dito? You just have to multiply the experience rate to your accounts receivable balance para makuha mo yung required allowance. And then you will just add this to get to 46,850. So ano itong 246,850 nito? This represents the required allowance for doubtful accounts at the end of the term. So ibig sabihin, sa end ng reporting period, dapat meron kang, kung ang ginamit mong method is aging of accounts receivable, dapat 246,850 ang iyong allowance for doubtful accounts na nakakredit sa iyong statement of financial position. So, ang sabi dito, if the allowance for doubtful accounts has a credit balance of 240 at the end of the period, so kung 240 at the end of the period, pero after generating the aging of receivables, nakita mong 246 talaga dapat, then mag-recognize ka ng doubtful accounts expense para ma-adjust yung amount. How do you journalize it? You debit doubtful accounts expense and then you credit allowance for doubtful accounts 6,850. So, ibig sabihin, madadagdagan yung allowance for doubtful accounts na naka-reflect sa yung statement of financial position. So, what is the effect ng pag-adjust na yan is para ma-represent yung talagang realizable value ng iyong accounts receivable. Remember, itong allowance for doubtful accounts ay binabawas yan sa iyong accounts receivable para makita kung ilan na lang talaga ang may possibility na makolect. There are notes here. The aging of receivables is more accurate and scientific in computing the allowance of doubtful accounts. Yes. It presents the accounts receivable fairly in the statement of financial position at net realizable values. Yes. It, however, violates the matching principle. Bakit binaviolate niya yung matching principle? Kasi hindi nakamatch yung expense sa kung saan yung revenue ay na-incur. Diba? Yung revenue niya na-incur when nung nagbenta ka, malamang. Pero ngayon, nire-recognize mo pa lang yung expense doon sa doubtful accounts niya on the period kung kailan matagal na siyang hindi nababayaran. So, it violates. This method is time-consuming if large number of accounts are involved. Imagine kung sobrang daming accounts, so isa-isahin mo yung tingnan kung gano'n na siya katanda yung accounts na yun. So, let's go now with the percentage of accounts receivable. So, kanina, ito nga isang statement of financial position approach din. Dito naman, mas simple. A rate of percentage based on the past experience of the entity in its account multiplied by the open account. So, halos parehas lang sila aging. However, mas simple dito. Let us illustrate tingnan mo. So, the company, meron siyang mga balances ng AR, allowance for doubtful, credit sales. So, the company policy is the doubtful accounts are estimated at 2% of accounts receivable. 2% ng accounts receivable. So, 2% ng 5 million
ang internal policy. So, yun yung doubtful accounts expense recognition. So, magkano? 5 million times 2% is 100,000. So, 100,000 dapat ang required na allowance for doubtful accounts mo at the end of the year. Pero kung titingnan mo, ang allowance for doubtful accounts lang na nakaset up dyan ay 20. So, ibig sabihin, dapat mag-recognize ka, i-adjust mo yan into by adjusting the doubtful accounts expense na 80,000. So, what is the journal entry? Ganun lang din kanina, debit doubtful accounts expense, 80,000, and then credit allowance for doubtful accounts. So, anong mga notes dito? This method is simple to apply, yes. Kasi nga, basta meron kang rate dito, multiply mo lang kung saan sa accounts receivable. Kasi this is a percentage of accounts receivable. This method presents the accounts receivable at net realizable values. So, parehas lang din sila ni aging. It also violates the matching principle, yes, dahil because of the same logic na hindi niya na ma-match yung kung kailan ni-recognize yung sales. Dahil nung ni-recognize yung sales noon, nung nabenta yung item, tapos ngayon mo palang ni-recognize yung expense on the doubtful accounts niya. Next, the loss experience rate may be difficult to obtain and may not be reliable. Imagine mo itong 2% na to, saan niya nanggaling? It is top management's decision. So, para mag-arrive ka dyan sa 2%, it requires you careful analysis and evaluation of the transactions of the prior years. So, for businesses, it may be, for some businesses, it may be difficult to obtain and this may not be reliable kasi parang medyo magiging subjective yan. So, yun ang mga notes on the percentage of accounts receivable. Next, the percentage of sales. The doubtful accounts expense is obtained using the method by multiplying a rate to either credit sales or total sale. This rate is calculated by dividing the bad debt losses in the prior year by the changed sales for the prior years. So, ito naman, ang basis mo naman ngayon, meron kang percentage based on the sales ka naman. So, let us illustrate. So, ito. The following accounts are reflected in the ledger. So, may ER, allowance, beginning, sales return. Ang sabi dito, doubtful accounts expense is calculated as 2% of net sales. So, ito ang policy. 2% ng net sales ang doubtful accounts expense recognition. So, asin ba ang net sales mo dyan? The sales return, sales minus your sales return, ito, 4,450,000 multiplied by your experience rate na 2%. So, 89,000. So, unlike dun sa ibang methods, nagko-compute ka muna ng required allowance and then you generate, since itong doubtful accounts expense is based on the net sales of the current period, kung ano yung makukompute mo dito ay yun na mismo ang yung recognition ng doubtful accounts expense. Sir, bakit? Dahil itong beginning na to, this reflects yung prior period. Eh dahil ikaw ang yung 2% mo ay nakabase sa current period. So, yung adjustment na gagawin mo, yung makukompute mo dyan, is for the current period na yan kaagad. Kaya nga tingnan mo yung illustration. The allowance for doubtful accounts beginning ay 40. Doubtful accounts expense, ito yung i-recognize mo for this year, 89. So, ang ending mo ay 129. Pagsasamahin mo yung before, yung pang prior, at saka yung ngayon, you get 129,000 na allowance for doubtful accounts ending. Notes, this method eliminates the extra work of recording cash and credit sales periodically, yes, because hindi mo kailangan i-identify yung cash and credit sales dahil yung sa sales na siya mismo in total nakabase. Next, this method complies with the matching principle, yes, because kung kailan ni-recognize yung sales, dun na rin ni-recognize yung expense. Letter C, the accounts receivable may not be shown at estimated realizable value because the allowance for doubtful accounts may be excessive or inadequate. Because this is an income statement approach, hindi niya nire-reflect yung estimated net realizable value of the items on the financial position. Kasi may possibility na magiging excessive or inadequate yung allowance na naka-set up dyan.
So I think that ends the discussion on the estimation of the doubtful accounts for accounts receivable. So mas madali lang naman siyang intindihin itong estimation of doubtful accounts. So for the next video, we will be having yung notes receivable naman. So I think that ends the discussion. Thank you.